our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Oh, pasok! General, at yung men in uniform, patungkol dun sa pagtrato ni Senator Raffy Tulfo sa mga military personnel at mga civilians. Ang matagal na nating pinupuna sa ugali ni Senator Raffy Tulfo kung paano itrato ang mga karamihan ng mga resource persons, mga polis, mga nareklamo sa kanyang programa sa RTIA. Oo nga, bakit ka kasi ganon, Tulfo? Para ma-hype? Naloko na. Para pag na-hype, oo, mag-trending, magka-views, magka-anda. Naloko diba? Na. Oo. Hindi iisa ang nagpapaalala kay Senator Raffy Tulfo na iwasan na niyang mamahiya ng iba. Pero mukhang walang pinapakinggan itong si Senator Raffy Tulfo. Ang akala niya, sa mga pumupunan sa kanya, ay anti-Tulfo ng walang basihan. Ako, oo nga! Anong walang basihan? Tingnan mo yung mukha ni Tulfo rito. Kunti na lang, sungay na lang ang kulang ah. Diba? Sinadjiho. Pinupuna ko siya para makita niya kung ano ba ang maaaring mali sa mga ginagawa niya. Correct. Ang nangyayari kasi, kapag pinupuna siya, mukha siyang nagagalit. Umaatake yung mga vloggers niya. Inaatake ng mga vloggers niya itong mga pumupuna sa kanya. Oh, ang hindi niya nakikita ay kung ano ba ang aral na iniiwan ng ibang vloggers na pumupuna sa kanya. Mm-mm. Ang gusto ba niya ay palaging yes sir, yes sir? Oo, amen lang ng amen. Pwedeng ganon. Ikaw ba si Kibuloy? At nag yes sir, yes sir, nagagalit siya? Oo nga, bakit ka ba nagagalit, Tulfo? Eh siya, hindi nga siyang ayon sa'yo eh. At hindi siya titigil to the point kung ano-ano ng mga seta ang ginagamit niya. May pagmamaliit, may pamimintas, ang maaari mong madinig kay Senator Raffy Tulfo. Hindi lang pangmamaliit, attorney. Hindi lang pamimintas. Oo, binubuli pa. Oo. Hindi ba mas dapat nga mag-ingat si Senator Raffy Tulfo doon sa hindi pumapalag sa kanya? Na inoohan lang at umaayon sa kanya mga maling interpretasyon sa batas? Yung mga maling pagtrato niya sa mga tao? Correct. Kaya pag lagi lamang siyang sinasang ayunan, eh lalong lumalakas at nabubus ang kanyang panggigigil. Mas lalong tumatalim ang dila niya. Dahil ang tingin niya, kapag matapang siya sa mata ng mga viewers, lalo siya nagiging popular. Oo nga, attorney. At hindi lang dila ang ano, ha, tumatalas. Oo, kumakapal din ang pagmumukha. Oo. Oo, diba? Grabe si ano eh. To the point na hindi niya na iniisip kung ano magiging damdamin nung kanyang mga napupulaan. Mas nabubuhay kasi yung dugo niya tuwing may napapahiya siya. Bakit? Namamatay ba yung dugo? Attorney? At kapag may titiklop sa pagsigaw-sigaw niya. At doon sa mga natatakot dahil sa kanyang pagbabanta ng contempt. Nang ibig sabihin, kulong sa baba. Ang sabi niya noong nakikipagtalo siya kay DOH Secretary Ted Herbosa, ayaw niya ng mga bullying. But it seems that there is a sickness going around in hospitals. Yan na. Affecting our medical frontliners. At ang tinutukoy ko po ay ang talamak na pambubuli sa mga ospital, sa mga first-year resident doctors, interns, and sometimes non-physician staff. Teka muna. Ayaw mo pala na nambubuli. Bakit ikaw nambubuli ka? Diba? Oh. Tingnan mo, ayaw niya pala na nambubuli pero nambubuli siya. Diba? Dahil marami daw nabubuli na interns or junior doctors, dahil maaari daw itong magdulot ng suicide o hindi maganda ang pagtatrabaho sa ospital. Oh, kita mo, pwede pala mag-suicide yung mga empleyado. Corny, di ba may issue siyang ganun? Ayaw niya yung mga doktor na sinisigawan yung mga interns o mga junior doctors. Pero yung inaayawan niya, yun naman ang ginagawa niya. Yun na nga, attorney! Yung inaayawan niya, masabi lang mema lang. Oh, di ba? Pasok. Malala na ba ang sitwasyon ni Senator Raffy Tulfo?
ang pagiging senador ba niya ay mas nagbibigyan ng tapang sa kanya dahil kapag hindi siya nasunod, ay nais niyang ipatawag ito sa Senado. At oo, doon nga gigisahin at saka ipapakontempt. Hindi ba galit si Senator Raffy Tulfo sa online lending app? Yung mga pambabastos sa paniningil ng mga OLA? Pero hindi ba parang nagiging OLA na rin ang tipo ng RTIA? Paggagalitan, sesermonan, mamaliitin ang mga nirereklamo sa kanyang programa? Oo nga, bakit nyo ginaganyan? Torni, meron ka na bang kasyo? Kapag napanood mo si Senator Raffy Tulfo, kung paano mag-utos na ipatawag si ganun, ipatawag si ganyan, karamihan ay mga chief of police ng istasyon. Uutusan, aalamin ko ano ang facts, data, records patungkol sa isang kaso. Oo nga. At uutusan pa na ito ang gusto ko, ito ang gusto niyan. Ito madalas na madidinig mo kay Senator Raffy Tulfo. Ito ang gusto kong gawin mo. Ganyan ang gusto kong gawin mo. At kapag hindi nagawa, lagot ka. Anak palaki, itong si nanay. And then, pumunta itong tao mo, bata mo, kinanay, para hiramin lang daw yung baby. And then, tinangay na. Right there and then, meron na ginawang krimen. And yet, di mo kaya yung bata mo at sabihin mo itong tao ngayon na magpanalang kaso? You're very... Ano yung krimen? Ano, attorney Tulfo? Attorney ba siya? Baka attorney naman siya, attorney Claire. Oo. Ba't ka naging chief of police? Bakit ako naging weak? Ito na yung nagkasagutan sila ng police. No sir, you know why? Because if I were in your situation, I could have said to the guy, hey, halika rito bata, mali yung ginawa mo. Tayo dapat ang nagsiset ng maganda example dito dahil tayo ang takbuhan ng mga taong inaapi. Madali lang sabihin yan, pero mayroon tayong proseso. No sir. Oo nga Tulfo, madali lang sabihin yan. Huwag kang tatanga-tanga. Huwag kang iengot-engot. Makinig ka kay Sher. Kernel yan, may proseso yan. If you want to, look at me. Subukan mo ako. Tingnan natin, makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin. Chief of police ka po, hindi. Sibilan ako pero kaya kunin. You can do it. You do it. Then in that case, you're not supposed to be a chief of police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called a chief of police. For me, I'm... Naku! Pero mo yung mga nag-aral yan, mga nag-ano yan, mga naghirap bago makuha yung mga rango niyan. Tapos sasabihin mo, hindi deserve. Kaya nga, gumawa ka kaya ng batas. Wala ka pang naipapasang batas, Tulfo. Di ba? Oo. So sorry, Colonel. Tawagan nyo ang income grame. Sorry, Colonel, ha? Sorry. Meron po tayong proseso. I know the process, sir. But sir, you can cut... Nanakot na naman, tawagan nyo ang grame. Tawagan nyo! Dali! Oy! Ko bang i-drug yung tao ko para ano, i-personal nilang buhay yan. Sir naman, yan. I know personal buhay, pero sir, he committed a... Sir, walang pakialam yan si Tulfo sa mga personal ng buhay ng mga tao. Oo, ganyan yan. Oo, walang pakialam. Wala! Ako matatakot sa iyo! I agree. Huwag ka matakot sa akin. Wait, ayos gawin ang pamilya naman ni Sir Tulfo. Bakit mo sinisira? Maninira ka! Sige po. Dito tayo sa harap ng presidente. Humihingi niya ako ng tulong kay Senator Ping Lacson para malaman ang ginagawa niyo. Sige po. Sino pa ang pwede niyo banggitin? Senator Ping Lacson, Presidente Duterte, sino po? Sige po, kayo. Anong ginawa niyo sa akin? Simpleng mamamayan lang ako. Tuwa-tuwa pa si Tulfo. Alam nyo, sa sama ng loob, alam nyo, kung ano-ano na lang nababanggit ni ate, di ba? Kasi nga, pinakikialam niyo ang buhay na may buhay, mga kababayan. Hindi naman kasi dapat, di ba? Di ba? There was a crime committed. Then sir, kung meron tayong proseso, Mr. Tulfo. A crime was committed, then you are responsible to your man. Then, wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamaan ko sa RTIA, may ginawang kalawa. Observe kami ng proseso. Ito si Tulfo, ang bobo. Tulfo, iba yung dyan sa kung nasaan ka, sa opisina nyo. Iba yung nandoon sila sa serbisyo. May sinusunod silang proseso. Ngayon, kung dyan sa opisina nyo, wala kayong sinusunod, edi. Kainin mo na lang kaya yung mic mo. Diba? Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I deliver results. Assumption mo yan. May proseso no, tayo. Assumption, I'm not... Assumption mo nga, sabi ni Colonel. Diba? Hindi, ipipilit niya. Ipipilit. Sinabi na nga mayroong proseso. Cut the process regardless. Ganon.
Kakaloka, oo. Oh, assuming here, ako po, marami ako napatunayan. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Come on. Uy, ano napatunayan mo? Ano kayo napatunayan ni Tulpo? Ha? Huh? Oh, pasok. Ganito po, Senator, kasi project po namin yan, na nakakalabas din naman po ako, nakikita ko naman po yun. No, you mean nung mangyari yung aksidente, were you there? Yung mga picture, yun ang pinag-ano natin. Kaya nga sir, yung picture na yun after the accident, nung malaman po nung contractor na ibanggit sa kanya tungkol accident, inayos na nila yung dapat ayusin. Tingko po, Senator, hindi naman picture ng contractor yung binigay po na yun eh. Yun po yung doon na nakatouch doon sa complaint eh. Natin, interpretation doon sa ano, wala naman po kami may ano talaga doon. Hindi pwede yan, no! Hindi pwede yan kay ano, kay Sarapi, hindi pwede. Yun po yung managiging... Sir, kung ako, kung kayo po, humihirit talaga, naniniwala. Sir, sige po, magpapatawag po ako ng hearing, pati ikaw, isasama ko po sa resource person, patatawag ko doon pati... Nananakot! Sige, takutin mo! Oo! Secretary Bonon, would you like? Hindi naman na po siguro dapat ano, dahil kasi nakikita... Hindi nga, sa nagmamatigas ka eh! Gusto mo? Oh. Ah, sa nagmamatigas! Ano? Nagmamatigas ka! Anong gusto mo? Ipapatawag ko si Bonuan! Galit na galit? Matigas ka eh! Gusto mo? Gusto mo magpapahiling ako, tawagin ko si Bonuan, pati ikaw, gusto mo? Ganyan ang gusto kong gawin mo. At kapag hindi nagawa, lagot ka. Oo nga, lagot ka. Papatawag ka, Senate hearing yan. Oo, sa Senado tayo magtutuos, di ba? Sasampalin kita ng burat. Pag nagtuos tayo sa Senado, yari ka! Senado, ang hantong mo. Actually, marami na ang nagbanta ng suicide. Nag-suicide. Oh. Dahil di umano sa RTIA. It's really bad news. When I say bad news, it's bad news. Nakakalungkot na balita. Kita nyo ha? Oo, nagpategibambam na nga. Binabalita pa nila. Oo. Pasa sabihin nakakalungkot. Dahil si Adora po, yung nireklamo ni Mr. RJ Russell, nagpakamatay po kanina madaling araw, 4 a.m. Remember nung in-on-air po namin yung kaso? Oh, pero hindi niya ano niya na ano na hugas kamay ang mga yan. Hindi nila aaminin na silang dahilan. Minsan isipin mo rin, Tulpo, na maaaring dala ng kahihiyan, dala ng pressure, no? Na stress, hindi sanay sa social media. Maraming ganyan tao na hindi sanay na nabobroadcast yung buhay nila. Ganon, na-stress sila, na-depress sila. Oh, sa sobrang kahihiyan, oh, na ginawa ninyo. Oh, 'di ba? Eh 'yan ang mangyayari, 'di ba? She doesn't want to talk to us. At nagbanta siya na magpapakamatay ng 4 p.m. right after the show. Well, hindi natuloy 'yun yung 4 p.m. dahil tulog siya. Tinuloy niya 4 a.m. kanina. Now, ito pong balita, inatanggap namin. Mag-sorry ka! Pakipatay nga yung mga ano nyo. Labas nga muna kayo. Inatanggap po namin yung balita mula sa barangay chairman ng Kabala Union, barangay Sorbitillo. Oo, kininam! Tatawag tayo for confirmation kung talaga ano ba ang nangyari. Paano nangyari? Nasa telepono si Chairman Melito Sordilla, Barangay Sorbitillo, Kabala Union. Chairman Sordilla, magandang hapon po, sir. Chairman? Chairman? Okay. Chairman, kayo po ang nagbalita sa amin na himaon po si Adora Ramos, nagpakamatay na. Oo, kita mo, pinabinabalita pa talaga nila, no? Ito naman, ito, tignan nyo! Tatakutin niya yung bata, tatakutin niya yung lalaki. Oo, ha? Oo, tignan nyo, ha? Umanda ka. Kumuha ka ng abogado mo. Kita mo naman, no, yung ano, eh, pobre. Ano pa naman pambabayad niya sa abogado, Tulpo?
at ikaw ay kakasuhan ni Mama, tutulungan namin, okay? Oo, oh, kakasuhan, nangag na nga kasuhan, ano niya nga, hindi mabutang Jobeng. Teki, bambam na lang ako, ganun. Yo, hindi na po kailangan po, magpapangatay ko. Huwag naman. O, kita mo? Ayan, o, yan ang gustong-gusto mong nayupak ka. Ha? Ano po? Oh. Oh, ano ka ngayon? Binabaan ka. Ma'am, Jessie, tawagin. Oh. Ipapasa niya. Ipapasa niyo doon sa ano, Chika Babe. Niyo si Sir Roger. Opo. Okay. Mag-usap na lang sa kumuna kayo. Bigla na lang itinulak din sa babae ang pakikipag-usap. Doon sa nila. Diba, Tony? Bigla na lang tinulak doon. Siya, babae, mag-usap-usap muna kayo. Huwag nyo akong idamay. Oh, matapos mong ano, takot-takutin? Ha? Reklamo na binabalak magpakay. Di man lang niya inisip na papuntahan sa kanyang staff. O kaya mismo siya ang pumunta para maipakita yung kanyang concern. Sa ngayon, ilang general at uniformed men ay tumatawag ng atensyon ni Senator Raffy Tulfo. Ayan na. Tinatawag ang atensyon mo. Oh. Dahil daw sa iyong pambabastos at di mga taong pagtrato sa mga military personnel at civilians. Nako. Hindi ba napunakan na nga rin ni Senator Bato? Oh. Pero nag-walk out ka. Ay, syempre. Si walk out yan eh. Oh, ngayon alam nyo, tinatawag na ng pansin ng mga men in uniform itong si ano. Ah, si Tulpo. Ngayon, mga kababayan, abay, dumarami, nakakapuna nga sa mga hindi kaaya-aya na mga ano, ha, na mga pag-uugaling pinapakita sa telebisyon sa ano, ha, sa yan, lalo na dyan sa ano, Senado. Ayan naman, oh, ayan naman, Mr. Che, palagi na dudos, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Hoy! Singit ka lang dyan! Stop it. Saka pa. See, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, meron hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer nyo at that time? Police Corporal Joel Dicent po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant o pares doon. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So, dala-dala niyo warrant? Dala po namin, Your bakit Honor. Bakit sabi mo nang walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Paano yung mga sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang. Ay, mag-walk out na. Walk out na. Oo, pinapaliwanag pa ng mga polis yung kanilang proseso, pero si ano, Tulpo mag-walk out. Oo. Ha? Konti na lang. Pependo nga niya na si Bato eh. No? Hindi ko matiis. Nakita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Si Bato, sama ng tingin. Si Robin to the rescue naman. Parang sinasabi ni Robin, no? Si Robin, oy, Idel! Uy, Idel! Tuloy! Sa pag-walk out mo na to, nagtampo ka. Hmm. Si Senator Bato pa ang humingi ng paumanhin. Kaya nga, hindi lang nagtampo, nag-tantrums pa. Itong mga general at uniformed men, sa kanilang panawagan, a call for respect and honor, condemning Raffy Tulfo's unacceptable treatment of citizens and men in uniform. Tiniliksa rito ang mga aksyong ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Binigay nilang halimbawa, itong nangyari sa kanilang kabaro, isang dedicated soldier. Ako. Na habang nasa isang critical na kalagayan, habang nakikipaglaban, ay iyong tinawagan. At di mo alintana kung ano ba ang maaaring nararamdaman ng sundalo na nakikipagdigma. Correct. Diba? Hindi niya alam yun kasi ang mahalaga sa kanya, meron trending. Pero ninais mong kausapin
dahil sa isang nagreklamong ex-girlfriend na hindi daw niya pinakasalan. Magalang na humingi sa'yo ng excuse. Ang nasabing sundalo, bago mo pakawalan, ipinahiya mo pa sa publiko. Oo nga! Pinahiya mo! Kapal na mukha mo, ha? Tamo yung nakikipagbakbakan. Sinasalubong yung bala. Ikaw, ano sinasalubong mo? Mani. Naloko na. Titinda ng mani. Diba? Oh. Ah, wala na, ha? Wala nang ano. Ayaan nyo na. Oh, sumakit ang ulo ko. Eh, sabi ko sa inyo, nakaka-stress, diba? Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!